Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Nako, matindi ito. Napakainit nitong ating tatalakayin, mga kaibigan. Trahedya sa isang bus na pinaslang itong isang nanay at ang kanyang kalibin partner. Alam niyo ba kung sino ang tinuturong utak na nagpatumba? Itong sariling anak mismo ang tinuturong utak na nagpapaslang sa sariling nanay. Ito nga ba ay may katotohanan? Bakit sumabit ang sariling anak? Laman ng video na yan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho. Patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan nyo po akong panuorin actual video na pangyayari diyan po sa loob ng bus. Panuorin po natin. Tinatanggal ang pusya ng karapatan. Ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya, pero ano ang iginanti niya? Naglabas doon ng isang video ang ginang na binaril sa Busa Nueva Ecija. Sinabi niya roon ang kanyang sama ng loob sa anak na nadadawit ngayon sa krimen. Sa isang eksklusibong panayam naman ng News 5, itinanggi ng anak na may kinalaman siya sa krimen. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez, exclusive. Sa video na ito na ibinigay sa News 5 ng isang kaanak na mabaing binaril sa loob ng bus, maririnig ang biktima na naglalabas ng sama ng loob sa kanyang kay sa isang anak. Ginawa ko itong video na ito para sabihin na ng aking anak ay walang karapatan mag-stay sa bahay ko, kukumuha ng mga ani. Ipinilin din niya sa kanyang mga kapatid ang kanyang mga ari-arian. Wala raw karapatan dito ang kanyang anak. Tinatanggal ang pusya ng karapatan dahil alam naman niya na naghati na kami. Ginawa ko ang lahat para mapaayos ko ang buhay niya, pero ano ang iginanti niya? Kuha ang video na ito noon pang Marso, noong panahong mayroon daw alitan ng mag-ina. Sa sumunod na buwan, idinimanda pa nga ng biktima ang kanyang sariling anak para sa mga reklamong robbery at carnapping. Tumanggi na magkomento ang anak ng biktima hinggil sa naturang video. Umabot din ang hanggang 3 pagdinig sa korte ang mga isinampang reklamong robbery at carnapping ng ina laban sa sariling anak. At itong November 8 sa kanilang huling hearing, ay nagkaroon pa nga ng settlement o pag-aayos ang magkabilang kampo. Sa burol ng biktima sa Cagayan City sa Isabela, dinatna ng aming team ang kanyang anak. May nabuti namin hindi siya pangalanan at huwag ipakita ang kanyang mukha dahil may natatanggap na rin daw siyang banta sa buhay matapos tukuyin ng PNP bilang posibleng person of interest sa krimen. Sa isang eksklusibong panayam, itinanggi niyang siya
ang nagpatumba sa kanyang ina. Sila man ba mag-isip, mag-isa akong anak, nanay ko yan. Tutis ko ba'y patumba yan? Aminado siyang nagkaroon sila ng tampuhan ng ina noon pang Pebrero na nauwi sa demandahan pero hindi rin niya magagawang ipapatay ang kanyang nanay. Sa kabila pa nga ng mga akusasyon sa kanya, heto't ginagampanan doon niya ang responsibilidad bilang anak. Pangit ang sisi nila sa akin lahat. Porkit nagkakaso kami ng nanay ko, ako nakagad ang inapag may nangyari na. Maging ang mister ng biktima, wala rin alam na hindi pagkakaunawaan ang mag-ina. Meron po ba silang misunderstanding? Wala man eh, kuwan mo lang yun na ano, kunting mo lang na kuwan sila, wala man sila na understanding yun na ano ah. Siguro. Hindi po sila magkaaway? Wala, nothing. Magsasampa ng kasong murder ang kampo ng anak ng biktima laban sa dalawang gunmen at sa may pakana ng krimen. Susulatan din doon nila ang kumpanya ng bus kongi sa seguridad ng mga pasahero at tungkol sa mga pagkalat ng dashcam video na nagdulot umano ng trauma sa kanilang pamilya. It's very hurtful to the family that the whole Philippines knew about it prior to them knowing it. Na po, at saka na-expose po yung mukha, yung pangalan, at saka yung karumal-dumal na krimen. Sa isang pahayag, nakikiramay ang victory liner sa pamilya ng mga biktima ng Pumamaril. Nakikipag-ugnayan na raw ang kumpanya sa mga otoridad para matiyak na magkakaroon ng masusing investigasyon. Tiniyak naman ng victory liner na ang kaligtasan ng biyahe ang kanilang prioridad eh nagpapatupad na raw sila ng mga kaukulang hakbang para hindi na maulit ang krimen. Sa mga susunod na araw naman, inaasahang maglalabas ang PNP ng composite sketch ng mga gunman. Okay, alright. Heto, nandito na naman tayo mga kaibigan at pagbigyan muna natin itong mga request. Ito po tinatalakay natin ito na trahedya na naganap na ilang araw na po ang nakakaraang sa isang bus ay doon mismo pinapaslang di umano itong nanay niya at kasama itong live-in partner kinakasama sa buhay na dinuturong suspect di umano ngayon ay ang kanyang sariling anak. Bibigyan po natin ang highlight ito, public opinion. At shoutout muna at maraming salamat News 5, ipahintulot ang paggamit ho ng inyong video clips. Bagamat ilang araw na po ang nakakara nito mga kaibigan, dito po sa ating maliit na YouTube channel, paunawa lang po. Hindi po tayo newscaster, hindi po tayo broadcaster. Tayo po ay isang vlogger na maliit na nagbibigay po tayo ng public opinion, mga kaibigan. Kaya hindi huli, wala pong huli at una sa akin tinatalakay dahil ito ay isang komentaryo at public opinion, mga kaibigan. Kaunting paunawa lang po, lalong-lalo na dito sa aking mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Eto, ang bigyan po natin ng highlight dito ay ang kanyang anak na tinuturo di umano na utak sa pagpaslang dito sa kanyang sariling nanay at ang kinakasama. Nako po, matindi mga kaibigan, ha? Bakit po natin natalakay ito? Sapagkat ang punto di vista ho natin dito. Kaunting paunawa lang ho, tayo po ay hindi tumututol kung maging suspek ko dito at maparusahan ay itong kanyang sariling anak. Wala po tayong tutol dyan. But gusto ko lang pong magbigay ng kaunting public opinion na naaayon diyan no sa ruling ng video at lumalabas sa investigasyon. Ano po ang batayan natin dito? Sa mga nag-iimbestiga, ano po ang batayan nyo kung bakit naging utak sa pagpaslang, di umano, pinapaslang ang kanyang sariling anak, ang nanay. Nanay pala ha, I'm very sorry kung nasabi kong anak. Ang sariling nanay. Ano po ang naging batayan nyo kung bakit naging utak ito?
Lumalabas so sa investigasyon. Ayon po sa ating pagsusuri, ang naging batayan po nila, kaya naging utak sa pagpaslang, pinapaslang ang sariling nanay niya, ay itong lumalabas before na kanilang mga kaso. Ah, padaan natin kaunti, kinasuhan ng nanay ang kanyang anak, so makatuwid, mayroon po silang alitan. Yun po ang naging batayan ng mga investigador para maituro na utak itong sariling anak. Ulitin kong pong muli, hindi po ako tumututol kung ito ay mastermind. Bakit ang big question po dito, mayroon po ba kayong matibay na ebidensya, mga kaibigan? Sa mga nakakinaukulan o sa mga nakakasakop po dito na nag-iimbestiga, mayroon po ba kayong matibay na ebidensya para iturong utak itong sariling anak? Diyan ho, sa pagpaslang diumano sa kanyang sariling nanay at ang kinakasama nito. Kung mayroon ho, walang problema. Ha, palakpakan tayo. Dahil at least, mabibigyan ng justice, mahuhuli, at may ituro kung sinong utak. Pwede tayo pumalakpak dyan. Bakit ang tanong, hanggang ngayon ho, ay walang matibay na ebidensya para ituro ang sariling anak na siyang magkupas lang, na ang tanging batayan lang nila ay ang kaso, ang alitan ng sariling anak at ang magulang before na nakaabot pa sa korte. Yun lang ho ang tanging batayan nila. Yan po ba ay matibay na ebidensya, mga kaibigan? Matibay bang ebidensya para idiin ang sariling anak? Kung matibay na ebidensya yan, walang problema. Ba't sa akin ho? Ayon sa aking pagsasaliksik, hindi ho matibay na ebidensya yan para idiin ang sariling anak na siyang utak, mga kaibigan. Ang punto, dibista ko dito, ang gusto ko pong ipahiwatig, tayo pong mga tao na namumuhay sa ating mundong ginagalawan, hindi po tayo perfecto. Kahit ako ho, minsan nagkakaroon tayo ng alitan sa ating kapwa. Hindi po lahat. Nagkakaroon po tayo ng kaunting argumento sa kapwa. Kung meron tayong kinasuhan, may normal po yan. But, nakakatakot po. Kung ang isang tao ay nakaalitan mo o kinasuhan mo, subalit biglang binawian ang buhay o pinapaslang ng iba, tapos pagbibintangan ka, di ba? Ang gusto kong ipunto doon, nakakatakot, di ba? Hindi po minsan natin maiwasan, nagdemanda tayo, may nakaalitan, subalit sa isang iglap ay namatay, binawian ang buhay, pinapaslang ng iba ang iyong nakakaalitan, tapos ikaw ang pagbibintangan. Naku po, Diyos ko po, Rudy Santissima Malabirin. Ganyan po ang nangyayari dito sa ikangapoy. Kaso na ito na ang pinagbibintangan ay ang sariling anak. Ang gusto ko pong ipunto dito ay hindi po tayo kumukontra kung ito ang mastermind. Magpakita po kayo ng matibay na ebidensya, mga kaibigan, kung talagang ang sariling anak, huwag po natin gawing batayan. Itong ika nga po, dating kaso nila alitan. Kung mahuli po nyo ang gunman dito, ang mismong bumarel, kumaslang, pitpitin nyo ang dalawang itlog, patugay nyo. Pag kinanta ito na siya nag-utos ang kanyang ika nga po itong anak, so walang problema, siyang kinanta, siyang mastermind. Yun ang matibay na ebidensya ho, pag nahuli ang gunman na siyang tinuturo ang nag-utos itong sariling anak. Pabor po ako doon, matibay na ebidensya. Papalakpakan po kayo dyan. Ba't kung ang pagbabatayan nyo lang ay itong alitan ng ika nga po ay mag-ina na nagkaroon ng kaso sa korte tungkol sa mga kayamanan, hindi po ako pabor. Marami tayong mabibiktima na ganyang kalakala na sistema
Dahil katulad po ng nasabi ko sa inyo, kahit ikaw mga kaibigan ko, kayong mga subscribers ko, may mga kaalitan kayo, ha? Hindi naiiwasan niya, baka biglang mamatay yung mga kaalitan niyo at kayo ang pagbintangan. Yan ang gusto ko pong ipunto. That's why dito ang gusto ko pong ipahiwatig muli. Matibay na ebidensya. Magkaroon po ng pagsiyasat. Hindi lang po na ikangay doon si tinatawag na alitan ng mag-ina. Dahil maraming angulo dito, mayroon po tayong nakuha pang impormasyon. Ito pala ay papunta sa Mibay Siha upang umatid ng hearing. Yun po ang impormasyon nating nakuha, ba't binabalidate pa po natin. Sa Mibay Siha pupunta, aatid ng hearing. Dahil away din sa lupa. O bakit hindi iniimbestigahan yon, mga kaibigan? But bueno, mga kaibigan, kukuha po tayo ng complete details dyan sa pagpunta nila diyan sa ikangay po yung Mibay Siha upang maihatid po sa inyo itong ikangay kung ano ang buong katotohanan, kung sino nga ba ang utak mastermind dito sa pagpaslang na naganap na trahedya sa isang buso. Muli po ako nagpapaalala, hindi ko po pinagtatanggol dito ang anak nitong napaslang. Kung bakit nasasabihan po natin ito at natatalakay. Napakapangit po naman tingnan nung kung isang tao ay may kagalit na ikaw na ang pagbibintangan ng walang matibay na ebidensya. Hulihin niyo ang gunman kapag tinuga niya at tinuro ito, anak na ito. Good job. Papalakpakan ko kayo, mga kaibigan, at pupurihin ko pa kayo. Kayo mga kaibigan, tama ba naman na naniniwala po ba kayo? Yung tanong ko na lang, naniniwala po ba kayo ng mastermind dito sa pagpaslam sa kanyang sariling anak, nanay ay itong kanyang anak? Kung naniniwala po kayo at anuman ang inyong public opinion, pwede po kayong mag-iwan ng public opinion diyan sa comment section. Pagbalayan po tayo lahat, abangan po natin ang latest update kay Catherine Camilon. Mainit nang ihat ko po sa inyo mamaya po yung abangan na dito sa kaso ni Mayor at Catherine Camilon. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.